Magandang umaga, Assumption. Andito muli kami para sa ating lingguhang simbahagi upang pagyamanin pa ang ating kaalaman tungkol sa simbahang Katoliko sa Pilipinas. Sa araw na ito, ating pagtutuunan ng pansin si San Jose na tapat na asawa ni Santa Mariang Berhen at amang nagpalaki kay Jesus. Sa Sabado, 19 Marso, ating ipagdiriwang ang kapistahan ni San Jose. Ayon sa pagsusuri ng kasaysay ni Padre Rene Javeliana na kasapi ng samahan ng mga Heswita, sinasabing ang pinakaunang pinagpipitagang imahe ni San Jose na inukit noong taong 1600 ay makikita sa pambansang Dambana o National Shrine sa Mandawi, Cebu. Noong taong 2020, ipinagdiwang natin ang 150th anibersaryo ng pagdedeklara ni Blessed Pius Siam kay San Jose bilang patron ng buong simbahang Katoliko. Kung kaya't minarapat ng Santo Papa Francisco na ipagdiwang sa buong taon mula 8 Disyembre 2020 hanggang 2021 si San Jose sa kanyang ipinalimbag na sulating apostoliko na Padres Corde o With the Father's Heart. Sino nga ba si San Jose? Kahit nakaunti ang mga ulat tungkol sa kanya sa Biblia, maaari pa rin natin siyang kilalanin sa pamamagitan nito. Unang-una narito ang pagiging patron niya ng mga nagnanais ng mapalad na pagyao. Marami ang may debosyon kay San Jose para sa ganitong klaseng pagpanaw. Bakit kaya siya ang patron nito? Kung inyong mapapansin, wala nang nababanggit tungkol kay San Jose sa mga panahong nagsimula na ang ministro ni Jesus sa mga Hudyo. Kung buhay pa siya noon, hindi niya marahil pababayaang mag-isang umiiyak sa paanan ng krus si Maria. Kung kaya't sinasabing marahil pumanaw na siya bago pa ang mga kaganapang ito at mapalad siyang kasama si Maria at si Jesus sa kanyang kahuli-hulihang sandali. Sino ba naman ang hihindi na sa oras ng iyong paglisan sa mundo ay kasama mo si Santa Maria at ang ating Panginoong Jesus? Bukod dito, alam din natin na si San Jose ay isang tahimik ngunit matatag na tagapagtaguyod ng kanyang pamilya. Nang malaman niyang nagdadalang tao si Maria, kahit hindi pa sila nagsasama, ay inisip niyang hiwalayan ng tahimik upang hindi tuligsain si Maria. Ngunit dahil na rin sa pagpapahayag sa kanya ng Diyos sa pamamagitan ng isang panaginip, ay nagdesisyon siyang suportahan si Maria. Nang manganak si Maria sa Bethlehem, ay napilitan siyang iligas ang kanyang pamilya tungong Ehipto upang maligtas si Jesus sa paghahanap ni Herodes na nagbunga ng pagpatay ng mga inosenteng sanggol. Itinaguyod niya ang kanyang pamilya bilang karpentero at pinalaki niya si Jesus na tulad niya. Mulat sa tawag ng Diyos Ama, hindi laki sa luho, maawain sa mga naapi at nakikiramay sa mga nagdurusa. Lahat ng ito'y ginawa niya ng tahimik at hindi tumatawag ng pansin sa kanyang sarili. Mula kay San Jose ay matututuhan natin kung paano maglingkod ng tapat at mapagkumbaba. Hindi kailangan maging bida at papurihan ng ibang tao. Hindi mapapansin ngunit maasahang nariyan sa oras ng pangangailangan. Sana itularan natin ang ganitong klaseng paglilingkod ni San Jose, lalo na ang mga tinawag na mamuno sa ating lipunan. Isang mapagpalang Miyerkules ang sumainyo, Assumption.